Yay! Congratulations, PCGH, and of course, congratulations everyone. Pinasinayaan ang dalawang bagong renovated building sa Pasig City General Hospital nitong Martes. Isang maikling programa ang isinagawa na dinaluhan nila Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, mga konsehal, mga representante ng United Nations Development Program at ng PCGH. Napag-alaman na ito ang magiging linen and laundry, autoclave facilities at para sa supply, hemodialysis at chemotherapy units. Ang proyekto ay naging posible sa tulong ng UNDP, Chinese Embassy at Department of Health, kung saan ang Pasig City ang nag-iisang local government unit na napili. We are here to celebrate dahil ito na po, ini-inaugurate na po natin ang ating dalawang building na napaka-importante sa ating hospital, ang ating laundry na may kasamang autoclave para sa ating mga medical waste. Maraming salamat po sa UNDP, sa China Aid, doon sa autoclave natin. Isama po natin si Dr. Obalio. Maraming salamat po. Kasama natin sa UNDP na talagang tinutukan din yung proyekto. At we are very blessed. Yan ang sabi ni Lo Castro, ni Vice Mayor Dodot, ay napili ang Pasig para maging beneficiaryo nito ng autoclave. The rest, chef, buti nga nagkasya, no, Dok? Ang tagal namin inisip kung ano ba, naman engineering, paano ba natin pagkakasyain to? Kasi naman, wala naman tayong space na for expansion talaga pagdating sa lupa. So, kailangan maging creative din tayo paano i-rearrange ang mga pasilidad natin dito. Yan ang isa sa challenge natin. Pero nagawa naman ng paraan na pagkasya natin ang autoclave natin. At hindi lang po yun, naayos po rin. Mas maganda yung, excuse me po, yung laundry building natin. At pati ito pong supply building natin, nakikita natin na magandang maganda. Ano, siguro yan ang masasabi natin na ngayong araw na ito. Yung naipagawa po mula sa elevator hanggang sa lahat ng mga kwarto ay magandang maganda. At sana magkakasama pa rin tayo sa susunod ng mga buwan hanggang sa susunod ng mga taon. Gaya ng sinabi ko, panimula ko po, sinabi ko pinakamahirap sa serbisyo ng isang LGU, sa lahat ng serbisyo, sa lahat ng larangan, hospital po talaga ang pinakamahirap. Pero siguro hindi rin naman aksidente na maganda ang performance ng marami pong problema. Aminin natin, pero kahit sa gitna ng maraming pagsubok at problema, masasabi ko po, bilang mayor din, masasabi ko po, maganda ang performance ng PCGH. Kinuha ni Mayor ang pagkakataon na magpasalamat sa paglilingkod ng mga medical professionals at staff. Pakiusap din niya na mas pagbutihin pa ng PCGH ang kanilang serbisyo. Di may iwasan talaga, kahit naman punta ka sa private hospital, meron at meron pong reklamo. Isa lang po, hindi ko nababanggitin siyempre yung hospital. May pasyente po kami sa pamilya. Nagantay din naman sa private hospital. Times 10 ng bayad kaysa dito. Nagantay din naman sa ER ng 6 na oras. Ang problema natin kasi hindi naman dito lang sa hospital. Ang problema natin is region-wide, if not nationwide, kulang talaga, lalo na yung mga ER sa Pilipinas. Yan naman po talaga, healthcare professionals natin. Ako po yung mga nagtatagal dito, talagang nagpapasalamat ako sa inyo. Dahil hindi naman natin masisi yung mga nurse natin, iba pang profesional na nag-abroad. Ano. Hindi natin sila masisisi kasi ginagawa nila yun para sa pamilya nila. Ang hirap ng sitwasyon. Hindi naman natin pwede taasan ng gusto ang ginagawa natin ang lahat. Mag-regularize tayo, kung ano yung pwedeng benefits, ano yung allowed na ibigay natin. Ginagawa na, nakamax tayo sa lahat. Talagang hindi natin masisisi yung mga kung times 10 ng sweldo sa abroad. Kung tumunta kang kung dito, sweldo mo 20 plus to 30, kung punta mo dun, 100 plus ka agad, talagang hindi mo masisisi. Pero dun sa mga nag-i-stay po at tumatagal po sa ating hospital, na araw-araw, napapagod, nag-duty, na minsan, kung dapat, ilang oras lang, umabot ng 24 hours, hinahantay yung mag-iin, nagiging 48 hours. Maraming salamat sa inyo. I want to take this opportunity
Okay, talagang tayo dito. Iwan na dito yung mga hepe natin, yung mga official natin. Pero sana makarating po, sana mapanood nila. Ano na, talagang we appreciate from the bottom of our hearts. We appreciate the service of our medical personnel, of our of those serving in the medical field. Mula sa mga doktor, hanggang sa utility, hanggang sa security, ng mga nurses natin, mga medtech, ratech, lahat po. You know, we really appreciate it. Lalo na yung mga nagtatagal dito na 5 years, 10 years. Sino po dito may 20 plus years na? Aminin niyo po, okay lang po. Ayan. Halos lahat na dito. Hanggang, tayo, di ba, ayaw natin yung sinasabi utang na loob, pero totoo po niyan, tayo po makapasigil niyo. Meron tayong utang na loob sa mga medical professionals natin. Sa mayor, wala, pero sa mga medical professionals natin, meron tayong tinatanong na utang na loob. Ang pag-iusap ko lang po sa inyo, Dr. Castro, Dr. Alice, lahat po, ano na, let's continue to find ways to improve. Yan lang naman, ano, hindi naman aksidente na sa assessment ng DOH, baka hindi po alam nung iba natin kasama sa assessment ng DOH, out of 199 po ang score ng PPG. Hindi po aksidente yun. Pero huwag tayong makontento na sabihin na ginagawa naman natin anong kaya. Huwag tayong makontento na okay na naman yung servisyo kumpara sa, di ba, hindi tayo nandito para ikumpara natin sarili natin sa ibang lugar, sa ibang ospital. Pero nandito po tayo. Habang nandito na rin lang tayo, hanapin natin ng mga paraan. Mag-isip tayo ng mga paraan kung paano pa i-improve ang serbisyo ng ating ospital. Kakasama po tayo! Maraming salamat po. Kakasama niyo naman po ang inyong mayor, ang inyong executive department, kasama ang ating sanggunian panlungsod, kasama rin ang ating congressman, at lahat-lahat po tayo, team effort po tayo, ano po mga kailangan, ano po pwedeng gawin, asahan po ninyo na gagawin din namin ang part namin, gaya ng ginagawa nyo rin ang part ninyo. Samantalang ayon sa Vice Mayor, layo ng pamahalaan na makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mamamayan, kagaya ng PCGH na hindi lamang mga Pasigueño ang siniserbisyohan. Ang goal na lang po natin bilang mga kawili ng pamahalaan ay makapagbigay ng maayos na serbisyo sa ating mga mamamayan dito sa Pasig. Alam ko dito sa PCGH, you treat not only Pasigueños but even citizens from neighboring cities and towns. So, alam po napakahirap po ng inyong sakripisyo at pagmamalasakit sa kapwa. So, on behalf of the people of Pasig, I would like to extend our thanks to each and every one of the staff of PCGHRI. Itong mga building na ito, again, nandito tayo para makapagbigay servisyo. But finally, na-install na po at hopefully gumana na. So, take care po sa ating mga gamit, facility, equipment, no? Kasi katulad po ng sinabi ni Dr. Castro, sa dinami-dami ng bayan sa Pilipinas, Pasig lang nabigyan na local government unit, and the other one is the National Government Hospital. So, swerte po tayo, balik sa China, Chinese Embassy, PNP Public of China, and of course, with the UNDP, and then po si Doc ng UNDP, thank you for gracing the occasion as well. And again, behalf of the 11 Sanggunian, nandito lang po ang inyong legislative branch of government para to ensure na yung suporta na kailangan po ng ating mga hardworking personnel sa PCGH, sa ating mga doktor, kung ano po yung inyong pangailangan, nandito lang po kami para sumuport sa inyo. Masaya ang mga taga-PCGH sa bagong pasilidad at nais na mas makapagbigay pa ng maayos na serbisyo sa mamamayan. Nagpasalamat din sila sa mga tumulong sa naging proyekto. Kami na nasisiyahan, no? Kasi dalawa ito na nagawa. Ito kasi yung isang dinonate ng UNDP sa Chinese government na autoclave machine para sa mga medical waste namin. So, nabiyayaan po tayo kasama ang isang hospital pa na National Government Hospital, yung Tala. Pero kami lang yung LGU na nabigyan. So,
nagpagawa na rin siya, sina mayor, ng building para din sa linen and laundry para isahan na. Ito po kasi, ito yung nasunog ng mga nakadalawang taon na yata. So, supply building. Pero nandito na rin yung chemotherapy unit namin at yung hemodialysis. So, awa ng Diyos, hindi naman natamaan dati sila kasi sa fourth floor lang. Pero inayos na rin. So, kami nagpapasalamat sa ating mayor, si Vice Mayor at ang City Council sa kanilang mga tulong. Ngayon po ay inauguration ng dalawang buildings dito sa aming ospital. Isa po yung linen and laundry. Kasama na po doon yung ating autoclave equipment na nag-aano na sa waste management. Ang pangalawang building ay itong supply building na nasunog po noong 2022. Itong supply building ay four-story building. Ang first floor ay ito yung chemotherapy or oncology section. Yung pangalawa, yung second floor ay yung supply office. Yung pangatlong floor, third floor, is the hemodialysis unit. And then the fourth floor is the stock room. Kaya meron din po siyang elevator para hindi mahirapan mag-akyat ng ating mga supplies. Magagamit na po namin yung autoclave machine. Ito mare-reduce yung mga waste namin. Kasi may primary, secondary, tertiary. Secondary level po itong autoclave machine. So, bago itapon po, na-reduce na siya. Na-reduce na yung mga basura. Kaya mas madali na lang po siyang i-transport. Sana lahat ng staff namin ipagpatuloy pa rin yung magandang serbisyo, lalo na sa nakikita niyo yung mga pasyente. Yung ating hospital, 90% are charity patients. So sana may ipagpatuloy namin ang pagbibigay sa kanila ng mga serbisyo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.